as a Christian, we should not give our best to please men, but rather our way of thinking and attitude is to give our best to please God in whatever we will do. Let us take a look yung ibig sabihin nito sa ating verse sa Isaiah 39:2 na nilagyan natin ng title na Hezekiah's Pride. Ganito yung sinasabi ng verse. Labis itong ikinagalak ni Hezekiah at sa katuwa ay ipinakita niya sa mga ito ang lahat niyang kayamanan at ari-arian. Pinakita niya ang mga itinatagong pilak, ginto, mga pabango, mamahaling langis at ang mga sandata sa arsenal. Kaya lahat ng taguan ng kanyang mga kayamanan ay nakita ng mga sugo. Sinasabi ng verse na ito na malunggod na tinanggap ni King Hezekiah ang mga sugo at regalong ipinadala sa kanya ng King ng Babylon. Dahil sa pagkaka-recover niya sa kanyang naging sakit. At dahil dito ay na-impress siya sa ginawa sa kanya. Ang feeling ni King Hezekiah ay importante siya sa King of Babylon. Since nagpadala pa ito ng mga sugo na may dalang sulat at regalo para sa kanya. At dahil dito, makikita natin kung paano ipinagyabang at ipinagmalaki ni Haring Hezekiah kung ano ang meron siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng lahat ng kanyang yaman at ari-arian. Pati ang mga itinatago niyang pila, ginto, mga pabango, mamahaling langis at ang mga sandata sa arsenal ay ipinakita pa rin niya. Kumbaga, lahat na ng nakatago niyang yaman ay nakita ng mga sugo. Ang ginawa ito ni King Hezekiah ay isang pagmamayabang at itinataas niya ang kanyang sarili kung ano ang meron siya para ma-impress sa kanya ang mga sugo at sa hari ng Babylon. Bilang isang hari na isang maliit na lugar, dapat ang ginawa na lang ni King Hezekiah ay magpakumbabang magbigay ng pasasalamat sa pagbisita sa kanya ng mga sugo at sa regalong ipinadala sa kanya ng King ng Babylon. Ano mang blessing na tinatanggap natin sa Diyos tulad ng meron si King Hezekiah, dapat ito ay hindi ipinagyayabang o ipinagmamalaki sa ating kapwa. Maging good steward tayo sa mga blessings na natatanggap natin sa Diyos. Lagi po natin tandaan yung sinasabi sa James 4:6 na ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Kaya dapat, we need to always humble ourselves before the Lord sapagkat itinataas niya ang mga taong nagpapakumbaba. Marami pong salamat and God bless sa inyong lahat.